paano na yan? Naiiyak niyang sabi. Mag-Japan na lang tayo. Suggestion ko habang kinukutkot ang unan niya. Oo, ganito ako mataranta. Ha? Nag-iisip ka ba? Maraming gangsters doon. Paano kung madisgrasya tayo? Nag-aano lang tanong nito. Kanina pa kami ganito ni Ivy. Hindi kami mapakali. Kasi naman, ang laki ng problema namin. This is all my fault. Kung hindi kita pinilit na magpanggap, eh di sana wala tayong problema. Naupo siya sa tabi ko at nagtakip na mukha niya. Gusto mo na ba siya? Tanong ni Ivy kay Ligaya. Bahagya siyang nagpunas ng luha at pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sa palagay ko. Sabi naman ito at saka ako tiningnan. Ikaw, gusto mo na ba siya? Tanong niya sa akin. Hindi ko sinasadya. Tiningnan ko naman siya sa mga mata at bigla na lamang naiyak sa harap niya. Gustong gusto ko siyang tulungan pero ganito lamang pala mangyayari. Hey, don't cry. Sabi nito sa akin at saka lamang ako inakap na mahigpit. Bukas, sabihin na natin? Tanong nito sa akin. Pero lalayuan niya ako. Sabi ko naman habang pinupunasan ang duha ko. Anak, mayaman si Kenji anak. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko. Nagsalita naman agad si Ivy. Hey, walang masama sa'yo. Si Mommy Yaya marangal ang trabaho pati si Daddy Tatay. Ligaya, mabubuti kayong tao at walang masama. Sabi nito sa akin habang tinatapik ang likod ko. Pero si Kenji, iba-iba ang mga tao, Ivy. Naalala mo naman siguro lahat ng pinagdaanan ko, hindi ba? Sabi ko dito at saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. But you like him. Sabi nito sa akin. Oo. Tipid kong sagot dito. Then you got to prove him that you are good enough. Hinawakan niya ang kamay ko at nginitian ako. At if totoong mahal ka niya, walang magiging problema. Buti ka pa, walang problema. Sabi ko naman sa kanya. Anong wala? Malaki rin. Isang pasaway si Javier at babaero pa. Isa pa may fiancé siya. Kwento nito. Fiancé? Ibig sabihin, kabit ka? Sigaw ko dito. Anak nang, ang galing naman ng lalaking to. Pag nagkita kami, sisiguraduhin kong hindi na siya sisikata ng araw. Nope. Tipid nitong sagot. Wow, halos patira na ako na ugat sa galit. Tapos ganito lang ang sagot itong babaeng to sa akin. Minsan talaga ang sahirap basahin ito eh. Eh bakit siya may fiancé? Tanong ko. Parehas ko. Arranged marriage. Pero sobrang pasaway niya at naglaya siya sa kanila. Pagkukwento naman niya. Ah, akala ko pa naman pinaglalaroan niya lang si Ivy. May dahilan naman pala siya. Dapat ayusin niya to. Lalo na kung mahal niya talaga si Ivy. Hi! Love problems. Sigaw ko. Know what? Mag-date tayo. Seryoso niyang sabi. Hindi ako tibo. Sigaw ko sa kanya. Bigla naman niya akong binatukan ng pagkalakas-lakas at hindi pa nakontento, tinakpan pa ng una na mukha ko. Namomroblema nga tayo sa love life natin, tapos you are accusing me na tibo ako? Are you crazy? Naiinis niyang tanong sa akin. Sabi mo kasi mag-date tayo. Seryoso kong sabi. Ang ibig kong sabihin, BFF's date. Irritable niyang sinabi. Ah, yun naman pala kasi ang ibig niyang sabihin. Hindi naman kasi nililinaw eh. At dahil siya nagaya, sure ako libre niya. Tara na! Sabi ko naman na may malapad ng ngiti. Nag-ayos kami agad at nagpunta sa mall. Nag-ikot lamang kami ni Ivy sa kung ano ng shop at kapag may nagustuhan siya, syempre, bili agad. Ang ganda nitong dress oh! Turo sa akin ni Ivy. Maganda nga, pati kulay. Bilhin mo na! Sabi ko naman sa kanya. Sira, para sa'yo. Sabi sa akin ni Ivy. Para sa akin? Bakit naman? Tanong ko. Ivy? Tanong ko sa kanya habang kumakaway sa harap niya. Hoy Ivy, sabi ko para saan? Tanong ko sa kanya. It's your worst nightmare. Sabi ito sa akin. Hindi naman siya nagsalita at tinuro naman ang lalaking nasa likod ko na namimili ng sapatos. Kailangan natin makaalis dito. Sabi ko sa kanya at sumang-ayon naman siya sa akin. Nagmadali naman kami ni Ivy na makalabas nang hindi niya napapansin. Nang... Beep, beep, beep! Excuse po ma'am, pero kailangan niyo pong bayaran yan.
Mahinahon naman na sabi ng sales lady. Ah, sorry, nagkukulitan kasi kami ng friend ko. Sabi naman ni Ivy, at saka ako tinapik sa likod. Pumunta naman siya sa cashier para bayaran yung damit. Hindi ako makaharap dahil alam ko na kilala niya si Ivy at alam ko na nakita niya na ako. Hi Ligaya! Nakangiting bati nito sa akin. Ito na nga bang kinatatakutan ko eh. Ikaw pala, Carlos. Kinakabahan kong bati sa kanya. Nakangiti siyang lumapit sa akin at saka ako nilapitan ito. Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Nakangiting sabi niya sa akin. Ah, ganun ba? Salamat. Sabi ko sa kanya habang paikot-ikot ang tingin dahil naiilang ako sa kanya. Oh, hi Carlos. Asan ang mama mo? Nakataas kilay na tanong ni Ivy. Hi Ivy, nasa state siya. Sagot ni Carlos. Ah, really? Well, nice to see you again, but really have to go. Paalam ni Ivy. Inakbayan naman ako ni Ivy at dahan-dahang inalalayang maglakad. Pero bigla naman akong hinawakan sa kamay ni Carlos, dahilan para mapalingon kami sa kanya. Once again, you look good Ligaya at sana magkita pa ulit tayo. Nakangiti nitong sabi at saka kumaway sa akin at umalis na. Bakit ganun? Nang makita ko siyang muli, bigla namang nanakit ang dibdib ko. Hindi ako makagalaw at makapag-isip ng maayos. Ganun ba katindi ang trauma ko sa kanya? That son of a bitch! Galit na sabi ni Ivy. Huwag ka na magalit, tara na! Nakangiti kong sabi sa kanya at saka kami naglakad palayo. Madami rin kaming napamili ni Ivy, kaya naman umuwi na rin kami para magpahinga. Nasa kwarto ako ngayon at nakatulala sa may bintana. Hanggang ngayon kasi, hindi ko makalimutan na nangyari sa mall. Beep beep! From Mr. Barney Montero. I miss my tart. I'm not feeling well. Good night and I love you. Yung text na yun. Yung simpleng text na yun. Nawala ang pag-aalala ko kanina pang umaga. At ano na nga pala yung iniisip ko kanina? Nakalimutan ko na bigla. Bakit ganun? Anong dapat kong isagot sa kanya? Kailangan ko bang sumagot sa text niya? Wag na lang kaya. Wag na lang. To Mr. Barney. May problema ka ba anak? Tanong ni nanay sa akin. Hindi kasi ako makakain at nakatulala lang. Pagkatapos ko kasi mag-text ng dalawa kay Kenzie, hindi na siya nag-reply. Galit kaya siya sa akin? Baka naman alam niya ang sikreto ko. Hindi! Napasigaw na lamang ako at hinampas ang lamesa. Ikaw na bata ka, nasa harap tayo ng lamesa. Inis na sabi sa akin ni nanay habang pinipingot ang tenga ko. Aray, aray! Nay, masakit! Reklamo ko kay nanay. Ang sakit naman kasi eh. Hindi yata ako mahal ni nanay eh. Hmm? Ang drama? Ang aga niyan, Mami Yaya. Natatawang sabi ni Ivy habang humihikab pa. Naku, ito kasing si Ligaya. Kumain ka na anak. Ayaw ni nanay kay Ivy. Pinaghain naman ni nanay si Ivy at nilagyan ng mga paborito nito. Pinaglagyan pa ng juice at natigilan lamang sila na makita nila akong masama ang tingin sa kanila. What? Ivy, bakit? Nanay, hindi talaga ang totoo na anak mo, no? Siguro si Ivy. Pagtatampo, kuno ko. Hoy Ligaya, tigilan mo nga yung kalokohan mo. Inis na sabi ni nanay sa akin. Kaya pala lagi mo ako sinasaktan. Pagdadrama ko. Binatukan naman ako ng malakas ni nanay. Wala talagang kalambing-lambing sa anak eh. Maiwan ko na muna kayo dyan. Mag-grocery ako para sa pagdating ni Sir bukas. Sabi naman ni nanay habang nag-aayos. Kayo naman kung maglalakwat siya kayo, siguraduhin yung lock ang pinto at minsan yung guard tulog. Bili niya sa amin. Opo, sabay naming sabi ni Ivy. Pagkaalis ang pag-alis naman ni nanay, nagkwentuhan kami ni Ivy tungkol sa nangyari kagabi sa mall. Nakita mo ba yung tingin sa'yo ni Carlos kagabi? Tanong niya sa akin. Nag-text siya sa akin kagabi, kaso hindi na siya nag-reply na nag-text ako. Matamlay kong kwento sa kanya. What? Paano niya nalaman ang number mo? Tanong niya sa akin. Kay Javier. Hi. Sabi ko habang nakasubsob sa lamesa. Bakit naman sila magkakilala ni Javier? Nagtatakang tanong ni Ivy. Malamang mag-best friend sila. Sagot ko naman. Ha? Kailan pa naging best friend si Carlos at Javier? Tanong niya sa akin. Carlos? Kailan pa sila naging mag-best friends?
Nagtataka kong tanong. Ah, stupid! Naiinis na sabi ni Ivy at hindi na ako pinansin. Ma'am, may bisita po kayo, sabi ni Kuya Guard. Sige po, papasukin nyo, sabi naman ni Ivy. Parehas naman kaming nag-ayos na ng sarili. Tapos, nagtimpla naman ako ng juice. Nasanay na kasi ako eh. Ako ang tagabigay ng juice sa bisita. Javier! Sabay naming sigaw ni Ivy. Yung mukha ni Javier na nakangiti ngayon, parang nagulat naman sa pagkakasigaw namin ni Ivy. Napabisita ka? Tanong ni Ivy. Namiss lang kita. Masama ba kung mamiss ka? Tanong niya. Hindi. Namumulang sagot ni Ivy habang namumula pa. Wait lang, sabi niya habang nagmamadaling pumunta ng CR. Sigurado naman ako na magsisigaw yun with matching talon pa. At eto kami ni Javier, natira. Nakangiti siya sa akin habang ako naman nakatingin ng masama sa kanya. May problema ba? Naiilang niyang tanong sa akin. Ikaw! Sigaw ko habang hilahilang kwelo niya. Bakit? Tanong niya. Malaman ko lang na sinasaktan mong kaibigan ko, malalagot ka, naiintindihan mo? Sigaw ko sa kanya. Oo, seryoso ko sa kaibigan mo, sagot niya naman. Good, inayos ko naman ang damit niya, nalalokot at naupo na sa sofa. Okay na, sabi ni Ivy. Teka, nakabisita na ba kayo kay Kenji? Tanong ni Javier sa amin. Hindi pa, bakit? Sabay naming tanong ni Ivy. May problema ba? Tanong ni Ivy. Ano nangyari sa kanya? Tanong ko. Pag-uumpisa ni Javier. May nangyari bang masama? Sabi naman ni Ivy. Sabat ni Javier. Hala, alam niya na ba? Tanong ko dito. Teka nga, patapusin niyo naman muna kasi ako magsalita. Naiinis na sabi ni Javier. Hala, alam niya na ba? Tanong ko dito. Okay, sabay naming sabi ni Ivy na parehas pang tumingin sa kanya nang seryoso para makinig sa sasabihin niya. Una, wala masamang nangyari. Pangalawa, hindi pa niya alam at wala siyang kaalam-alam. Pangatlo naman, may sakit siya at medyo mataas ang lagnat. Paliwanag naman ni Javier. Sabay pa kaming tumango ni Ivy. Bibisitahin natin siya. Aya ko sa kanila. Is it safe? Tanong ni Ivy. Well, nasa business trip naman ng papa niya at wala naman silang maid ngayon dahil tinanggal lahat ng papa niya last time kasi nanakawan sila eh. Nakangiti namang kwento ni Javier. Di tara na. Excited kong sabi. Miss ko na kasi siya. Wala kayong nabasang ganon, okay? Secret lang natin yun, ha? Agad naman kaming nagpuntang tatlo sa bahay ni Kenji at why here? Tanong ni Ivy sa kanya. Una, kasi hindi nagpapatanggap ng bisita ang papa ni Kenji nang walang appointment, paliwanag ni Javier. Paano naman pag nahuli tayo? Tanong ko. Hey, laging tulog ang mga guards kaya wala tayong magiging problema once na makapasok tayo, paliwanag niya ulit. Then game, sabi naman ni Ivy na parang nai-excite pa sa pagsampa. Ang nangyari kasi sa aming tatlo, nasa bakod ng bahay ni Kenji. Dito kami aakyat para makapasok ng bahay. Ako ang unang umakyat at nakatawid papasok ng bahay ni Kenji. Wow! Ang laki ng bahay ni Kenji! Malaki din naman ang bahay ni Ivy, pero ang ganda ng design ng bahay nila. Hey, tutulala ka lang ba dyan? Help me out here! Bulong ni Ivy na nakaupo sa may bakod. Palapit na sana ako sa kanya nang tumalo naman si Javier mula sa labas papasok. Wow! Sanay na sanay ah! At siya na syempre ang bumuhat kay Ivy. Kailangan pa ba ako? Pang-aasar ko kay Ivy. Shut up! Dahan-dahan kaming pumasok sa loob at tumiretso sa malaking kwarto kung saan nandoon si Kenji. Ang laki ng kwarto ni Kenji, mas malaki ng konti kay Ivy. Kitang-kita ang view sa labas dahil sa malaking bintana nito. May isa pa fa at minis office. Yung kay Ivy kasi pang princess type. Ito, pang executive ang dating. He is sleeping, sabi ni Ivy. Magigising din yan maya-maya, sabi naman ni Javier na nakaupo na sa sofa at nagbabasa ng magazine. Nilapitan ko siya at sinek kung mainit siya. Mataas ang lagnat niya, tapos nakabalat siya ng comforter
kahit nakapatay ang aircon niya. God, ang init! Reklamo ni Ivy. Mataas kasi ang lagdat niya. Sabi kasi ng driver niya nagpaulan daw yan dahil sa paghanap ng bulok na bike. Sabi naman ni Javier na nagbabasa pa rin ng magazine. Ano ba yung binabasa mo? Puro babae. Naiinis na sabi ni Ivy dito. Teka, kanina lang ayos sila. Bakit naman biglang mainit ang ulo ni Ivy kay Javier? Dahil ba dun sa kumindat kay Javier kanina? Bulok na bike? Tanong ko. Yup, may nagalit yata kay Kenji noon. Ewan, ang labong kausap ng driver niyan eh. Sabi naman ni Javier na hindi pinapansin ni Ivy. Bulok na bike daw. Pero sabi niya mabilis niya lang nakita. Sira ulo talaga tong Barney na to at nagsinungaling pa sa akin. Magluluto ako ng lugaw, sabi ko. Sige, nagugutom na rin ako eh. Sabi naman ni Javier na humihikab pa. It's not for you, stupid. Pagtataray naman ni Ivy. Anong problema mo? Nagtatakang tanong ni Javier. Ikaw, isa kang malaking problema. Sabi naman ni Ivy habang nagwa-walk out. Hi, para mga bata tong kasama ko eh. Nagdiretso naman kami sa baba para makapagluto ng lugaw kay Angie. Pero pagbukas ko ng ref, God, naghihirap na bang best friend mo? Tanong ni Ivy. Mabuti pa mag-grocery kayo para makapagluto ko na rin kayo ng lunch. Sabi ko naman sa kanila. Sige, bigyan mo ako ng list ng kailangan. Sabi ni Ivy na parang gutom na rin. Agad naman gumawa si Ligaya na listahan ng bibilhin nila at umalis naman agad sila. Ako lang ang naiwan kaya naman naghanap ako ng pwedeng ipakain kay Kenji. Chocolate? Nope? Bukas lang ako ng bukas ng cabinet na puro wala namang laman hanggang sa makakita ko ng instant noodles. Agad ko tong inayos at nagtimpla na rin ako ng tea para kay Kenji. Tapos tinignan ko kung may gamot pa siya. Buti pa ang gamot, marami sila. Pero sa pagkain, wala talaga. Agad akong umakyat dala ang tray na may noodles, tea, tubig at gamot ni Kenji. Dahan-dahan akong pumasok at naupo sa tabi niya. Tulog ka pa rin? Bulong ko. Habang naamoy ko yung noodles, lalo ako nagugutom. Ang tagal naman mag-grocery ni Ivy. Sorry Kenji, tulog ka pa naman eh. Kaya pakain na muna ng noodles mo ha? Nakakainis tong Javier na to. Kinindatan ba naman ng babae tapos wala man lang siyang ginawa? Hey, ano-ano nakalista dyan? Tanong niya. Marami. Tipid kong sagot. Galit ka ba sa akin? Tanong niya. Hindi, hindi ako galit sa'yo. Hindi talaga. Sigaw ko sa kanya. Natulala naman siya sa pagsigaw ko at lahat naman ng tao nakatingin sa aming dalawa. Hey, easy ka lang. Bulong niya. Hindi ko siya pinansin at nire-redetso lang para makapamili na. Patingin niya. Sabi niya naman nang maagaw niya sa kamay ko ang listahan. Toyo, utos ko sa kanya. Ito, tinuro niya naman ako. Ha, 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 funny. Irapan ko nga. Ito naman, hindi mabiro. Tapos nilagay niya nga yung toyo sa cart. Rice, sabi ko ulit sa kanya. Kumuha naman siya agad ng rice at naghanap pa ulit kami sa nakalagay doon sa list. Ito, masarap, sabi niya habang nilalagay ang chip sa cart. Kasama ba yan sa list? I ask him. Nope. Umiling-iling pa siya. Then you will pay for that, sabi ko sa kanya tapos nag-ikot na ulit ako. Iniwan ko naman siya doon sa nagkakamot ng batok niya na parang batang pinagbawalang kumain ng lollipop. Ito, kailangan mo? Nakasmirk pa siya nang tanongin niya iyon. Namula naman ang mukha ko na makita ang tinatanong niya. Feeling ko kailangan mo to eh. Nilagay niya naman sa cart yung napkin. Grabe, inis na ako. Tinignan ko siya sa mga mata. Feeling ko naman nagulat siya na makita niyang naluluha ako. I hate you. Iniwan ko siya at nagdire-diretso na sa paglalakad. Ganun talaga ako kapag nagagalit eh. Naiiyak. Kaya nga si Ligayan tagapagtanggol ko. Kasi siya, matapang at talagang palaban. Natapos na ako mag-grocery at nakapila na sa cashier para magbayad. I'm sorry, bulong niya. Hi, sorry din, nagsiselos lang talaga ako, sabi ko naman. Eh wala ka naman dapat ipaglalala eh. Kahit ilang babae pa nangungulit at nagpapakuit sa harapan ko, ikaw at ikaw pa rin nag-iisang babaeng papansinin
at pagtutuunan ko ng panahon. Sabi naman niya. Eh pero kasi, di ba? Shucks, hindi ko matuloy ang sasabihin dahil sobrang kilig. Kasi babaero ako. Tanong niya at tumango naman ako. Di ba? Sabi ko naman sa'yo, hanggat suot mo yung necklace mo, sa'yo lang ako. Paliwanag niya naman. Tuto pa rin mo naman ba? Tanong ko. Kinuha niya naman ang kamay ko at nilagay sa dibdib niya. Pagkatapos, sinalikan niya ito at nilagay sa dibdib ko. You now own my heart. Ngumiti siya sa akin at inakap ako. Hi! Wala pa sila. Kaya naman nasa kusina na naman ako para maghanap ng pwedeng iluto kay Kenji. Dahil na goodbye na sa earth ang noodles. May pasta pala dito eh. Repolyo. Carrots. Ito gatas. Ano kaya? Sopas. Agad naman ako naghanda at naghiwa para mailuto muna ang sopas. Tsaka ako na lamang siya pagluluto ng masarap na lugaw kapag nakadating na yung aso at pusa. Kenji? Tawag ko sa kanya na makaakyat na ako, dala-dala ang luto kong sopas. Lumapit ako sa kanya at iniligay sa table ang tray na may sopas at tubig. Kenji? Bulong ko. Kumain ka na muna. Sabi ko habang tinatapik-tapik siya sa kamay. Bahagya naman siyang dumilat pero hindi naman gaano at saka siya tumingin sa akin. Kain na, bulong ko. Am I dreaming? Tanong niya. Ha? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan naman siyang umupo at hinawakan ang mukha ko at pagkatapos, hinalikan niya ako. Sa labi. Nandito na kami eh. Sabay na sigaw ni Ivy at Javier. Pakiramdam ko naman ang init ng mukha ko, naging parang pamumutla. Nang bigla silang pumasok. Kitang-kita ko rin ang mukha ni Ivy at Javier na halos lumuwa na ang mga mata nila. Si Kenji naman, kitang-kita ko na parang nadismaya kaya hindi ko na lamang alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Dahil kitang-kita mo na para siyang batang napagalitan. Lupa, lamunin mo na ako please. Hinihipan ko ang lapis at pagkatapos sasaluhin kong muli. Hindi ako makapag-concentrate ng pag-aaral. At wala rin naman ako sa mood hanggat nasa isip ko ang nangyari kahapon. Bigla na lamang ako sumigaw sa gitna ng klase. Miss Madrid, may problema ka ba? Tanong ng terror naming prof. Malaki po. Bulong ko sa aking sarili. Maupo ka na nga lang dyan at sa susunod na magingay ka, lumabas ka sa klase ko. Naiinis na sabi nito sa akin. Yes po. Sabi ko naman at saka naupo at sumubsob sa desk ko. Barney, bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Bakit ba hindi ko nakalimutan na nangyari kahapon? Masyado na yata ako nai-inlove sa'yo. Ano ba tong pinag-iisip ko? Kakaiba ka na, brains ha. Masyado ka na nangingialam sa akin. Okay, class, you may go. Bigla na lang ako napaupo ng maayos nang sabihin ni ma'am yun. Uwi na? Tanong ko sa kaklase ko. Oo, kanina pa. Sabi naman ito at saka lumabas ng room. Ibig sabihin ba nakatulog ako? Ano ba yan? Pati pagtulog ko hindi ko na namamalayan. Dahil uwian na, syempre, maglalakad lang ako pa uwi dahil malapit-lapit lang naman ang school ko sa bahay. Para sa akin lang yata malapit. Naglakad na ako palabas ng campus. Hi, Ligaya! Nakangiting bati niya sa akin paglabas na paglabas ko. Paanong... Hindi pa ako nakakapagtanong, sumagot naman agad si Carlos. Nalaman ko lang. Nag-peace sign pa siya. Ah, ganun ba? At nag-umpisa na ako maglakad palayo sa kanya. Teka, wait! Habol naman niya sa akin. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Busy ka ba? Kasi kung hindi ka busy, pwede ka bang sumama muna sa akin? Nakangiti pa rin niyang tanong sa akin. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Ice cream? Tanong niya. Libre mo? Tanong ko. Oo naman. Ngumiti siya at pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan niya. At dahil mahilig ako sa libre, syempre, sumama ako kahit medyo ilang pa ako sa kanya. Anong gusto mo? Tanong niya sa akin. Mabilis lamang naman kami nakarating sa ice cream shop. Kaya eto kami ngayon, naghahanap ng masarap na flavor. Chocolate ice cream. Ikaw? Tiningnan ko naman siya ngayon. Pero, imbes na sa menu sa nakatingin, sa akin siya nakatitig. Yung titig na matutunaw ka? Ikaw?
Sagot niya naman. Ha? Tanong ko. Bigla naman siyang umiti. Yung mahahawa ka dahil sa ganda ng pagkakangiti niya? Sabi ko, ikaw ang gusto mo yung chocolate. Ako, coffee banana. Order niya sa waitress. Sabi ko na lamang habang tumatango pa. Hindi ka pa rin nagbabago, ligaya. Nakangiti niyang sabi sa akin. Hmm? Tanong ko. Maganda ka pa rin. Sabi naman niya. Ikaw din naman eh. Gwapo ka pa rin. Sabi ko naman. Isa lang naman ang nagbago sa atin eh. Sabi nito habang nakatitig sa akin. Ha? Ano? Tanong ko. You are not mine anymore. Seryosong sabi niya naman. And I was stupid enough to let you go. To hurt you. Pagtutuloy pa ni Carlos. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Kitang-kita ko sa mata niyang pagsisisi. Hindi ko naman alam ang gagawin ko dahil sa mga narinig ko. Dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Anong magiging kaugnayan ni Carlos kay Ligaya? At paano ito makakaapekto sa gumagandang pagtitingin na anak ni Ligaya at Kenji? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay.